What's up, guys? Uy, shoutout sa Benkia Riding Gears at napakatibay ng gloves na ito. Ayan, at madumi. Normal na madumi. At madumi. Pero malinis si Siwan, siyempre. Bakit kaya? Alright, at mayroon akong pupuntang importante ngayon, no? Medyo malayo-layo ang aking pupuntahan ngayon. Diyan muna kayo, guys. Diyan ka muna. Ayun, nandito pa rin yung malaking hump. Alam ko ginagawa yung tulay dito, kaya merong ganito, no? So, nirampa nila. At hindi pwede dito yung mga truck, ano? Kaya nagka-counterblow sila. Ayun, no? Merong open doon para mag-counterblow, ano? Para sa mga class 3 lamang. At ito, may ginagawa sa ilalim, kaya merong rampa na ganito, ano? Ayos din, ano? Kaya lang medyo nakakatakot dahil kapag hindi mo alam ito, magsu-superman ka. Manila. Nandito na po tayo sa EDSA. At daming naka-violet. At anong meron dito? Satuya. Satuya.com. Ano tong Satuya na to? May motorcade sila. Ayos ah. Teka, at may dadaanan lang ako sa Julia Vargas at nandun yung mga kasama natin, kaya lang medyo nalate ako, no? Hindi ko matansya yung oras kasi, guys, eh. Kaya pag ako nagset ng schedule, no? Mahirap targetin. Teka, set ko lang yung mapa. Ah, pero malapit lang naman yun, guys, eh, no? Pasig lang naman eh. Ha. Dito tayo sa Shield, ang favorite ng bayan ng mga riders. Gasoline Estacion. And hey, shoutout nga pala sa JJS Accessories. Ayan, at sila yung nag-sponsor ng ating quad lock, no? Maraming salamat po sa inyo. At sa mga gustong bumili ng ganito, maaari nyong i-check ang kanilang FB page. At hindi ko pa na ilalabas yung kanilang video kung paano i-install itong quad lock, no? So ang dami kasing naunang video, no? So kailangan kong unahin yung mga priority. So maraming salamat po sa inyo. At anyway, nandyan naman sa screen ninyo ang kanilang FB page, no? So napakaganda nito. At ang binigay nila, isa sa binigay nila is universal, no? So ididikit mo lang ito sa hard case ng iyong phone, and then mailalagay mo na siya ng napakabilis dito. Ganyan lang po siya. Yung napakabilis. Okay, guys, dito sa pupuntahan nating shop, no? Or tindahan ng helmet and gears. Ay, hindi lang Spider ang tinda nila, no? So meron din silang empty helmet. Empty as in letter M and letter T. Hindi empty. So meron din silang empty helmet. At medyo familiar na din sa akin ito, kasi yung empty helmet na yun ay maganda yung kanilang mga graphics, ano? At nakakapugi talaga, ano? At dito sa papel na binigay nila sa akin, babasahin ko mamaya, ano? At nakalagay sa phone ko yung papel na ano, parang print screen ba yun? Yun, yung complete details ng kanilang mga products sa gear up. So yung mga helmet doon, binigyan nila ako ng idea kung ano yung maaari nating i-review or tignan, no? So meron silang sinend na helmet sa atin through online lang, hindi siya physical, no? So yan po yung mga helmet, no, na i-check natin ngayon, no? At iba-iba yan, guys. Ayan, nandiyan din yung details nila. At tignan natin, no? At hindi ko maikwento kung ano yung meron dyan sa helmet na yan, yung mga pinakita nila, hanggat hindi ko nakikita ng personal, ano? Hindi naman kasi pwedeng sabihin, ay maganda to, ay maganda yan. Hindi pwede yung ganun, no? So hindi tayo bumabase sa design. Bumabase din tayo dun sa silbi niya, sa buhay ng tao, no? Sa buhay ng isang rider. At kahit naman sinabing rider ka, iba-iba naman tayo na rider, no? Merong rider na Sunday lang nagra-ride. Merong rider na ginagamit niya yung pagiging rider niya sa kanyang hanap buhay, no? Marami yan. Tulad ng Foodpanda, Grab, di ba? Ang dami. So gamit na gamit ang riders ngayon, lalo na may pandemic, ano? Kahit hindi kayo pupunta sa Girap, at least dito sa vlog natin ay nakikita ninyo, guys, kung anong meron doon, ano. So I think pwede naman yata silang mag-ship kapag may nagustuhan kayong
helmets, no? At after this vlog, no, pupunta ako sa Moto King at anniversary nila. Anyway, ko lang alam kung anong mauunang ma-upload, kung ito or yung anniversary ng Moto King, no. Yung mga subscriber natin dun sa gasoline station sa NLEX, hindi ko na i-vlog dahil alipalit ako ng battery ng GoPro. Hindi ko may record, sayang. Nag-secondary camera na lang ako. But anyway, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa support, ha? At sa yung isa na kanabara. So huminto talaga siya sa Petron or Pet Caltex siya tayo. Basta gasoline station sa NLEX para lang malapitan niya tayo at makahingi ng sticker. Of course, bibigyan natin lahat. Lahat ng makakakilala sa atin. Lahat. Libre po yan. At speaking of libre, no, nakakalungkot lang at may nagbebenta ng sticker natin sa Shopee. Yun lang nakakalungkot doon dahil tayo binibigay lang natin ng libre yan. But hindi natin maiwasan yan, guys. So, talagang mayroong gustong maghanap buhay, ano? At naiintindihan ko yan. What is important? Hindi ako yung nagbebenta. No? Hindi ko sinasabing okay lang sa akin. But hindi naman natin makokontrol yan, guys. No? At anyway, nasa mga buyers naman yan kung bibili nila. No? Speaking of online store, ano, meron na po tayong Shopee. Alright! Hindi na po tayo nagtatransact sa aking FB page, no? Yung kukunin yung details nyo, kukunin yung address nyo, no? Hindi na doon. Kasi hindi lahat na may monitor ng aking admin, ano. Tamang-tama, guys. Yung Shopee natin ay bukas na. Lahat ng merchandise po natin ay nandyan na po. Samantalin ko lang ang ating long sleeve sublimation t-shirt, keychain or keylace. Ayan, napakamura lang niya, guys, no. At ayan yung pinakamabenta natin, keylace, kasi napakamura na. At lahat yan merong free sticker, ano, sa mga taong hindi nakakakita sa atin araw-araw, ano, bumibili sila ng keylace para mabigyan sila ng sticker, ano, at least, 'di ba? Legit yung sticker na makukuha mo, hindi yung binili mo lang. At hindi para pareho. At least 'yun, legit 'yun. Sa akin talaga galing at dumapo talaga lahat 'yun sa kamay ko. At bago natin i-release ang sticker, no, sa mga customer, inahawakan na tinitingnan ko muna yan kung pasok sa quality yan. Yun naman natin na minsan lang ninyong makakuha ng sticker sa pangit pa yung quality, diba? Kahit sa sticker na lang bumabawi. At iba pang products po natin gaya ng tube mask and face mask. Yan, napaka-importante ngayon yan. Ayan yung lugar na papunta sa Gear Up, ano, at diretsuhin nyo lang ang EDSA pa southbound, okay, guys. So papasok po kayo dito sa flyover, dito kakaliwa po kayo ngayon, no, dito po sa Rosario. Ayan, yan, makikita nyo. So going Pasig po tayo ngayon, no, but dadaanan ko muna yung Julio Vargas Shell at baka nandun yung mga kasama natin. Anyway, kung wala sila, baka baka hindi na sila nakapaghintay. Meron kasi mga vloggers doon, no? So meron tayong mga bagong usbong na vloggers. So gusto natin silang kahit kapapano, kaya masuportahan natin dyan kahit yung mga simpleng advices ko lang, no? Kahit yun lang. At tayo dito, hindi naman tayo namimilit na mag-subscribe kung kani-kanino. At ang akin lang naman is to introduce sa mga nanonood sa akin. At nasa sa kanila pa rin naman kung magsasubscribe sila sa mga vloggers na bago, no? At alam naman natin kung sino-sino yung mga kilalang mga vloggers dito sa Pilipinas. At yun, sila ay kilala nyo na, no? So siyempre pag kami bago, hindi natin alam kung anong meron sa channel nila. Kahit ako naman noon, no, matagal din akong hundreds of subscribers lamang. Hindi pa umaabot ng 1,000 noon. No, 2 buwan, 400 subscribers lang tayo. Ganun lang po kakonte, ano. At nasa tao pa rin yan kung magsasubscribe sila. Kaya ako naman, hindi ko maipagmalaki yung aking number of subscribers dahil hindi naman galing sa akin yan, no.
ang mga tao ang nag-subscribe at pumindot niyan, hindi ako. So anytime pwedeng bawiin sa atin yan yung number of subscribers. Nasa sa tao yan kung magsasubscribe or mag-a-unsubscribe, nasa kanila yan. So hindi natin kontrolado yan. At nung dati ay hindi ko control yan, kung sana lang dumami yung ating mga subscribers. At ewan ko, siguro nagustuhan nila or kung ano man ang kanilang nakitang gusto sa atin or kung na-inspire natin sila, ay nasa tao yan, no? Stoplight pala to. Ay, musta? Sadali, nasa stoplight tayo. Hello? Musta? Hello, kumusta? Ay, nasa stoplight tayo, wait lang. Thank you ha. Kakanan dito, no? So hindi pa yung gear up ang target natin, but sabi nung mga kasama natin dito sa Julia Vargas ay madadaanan naman daw talaga yan. Sige lang. Sticker mo, thank you. Ayan, at sakto may vlogger tayong kasama. Anong channel mo, sir? Pilotski Motovlog, boss. Alright. Ayan, sinasabi ko, Pilotski Motovlog, at pinakita natin sa vlog natin. Ayan, paki-check nyo lang. At dito naman walang pilitan. At ito yung sticker mo, sir. Salamat. Ayan, nakita nyo lang kanina, guys, no? So na pagkatapos natin sa Shell Julia Vargas, didiretsuhin mo lang po yun, no? Diretsuhin mo lang ito at dito lang sa ilalim, huwag kang aakyat dyan sa over, sa flyover na yan, ano? At dito tayo sa Pasig Boulevard. Ito dahil maglelep po tayo banda dito kasi, kaya dito tayo sa ilalim. Ayan, dito na at maglelep na po tayo sa yun lang, yellow. Yun lang. Dito pala, madadaanan pala natin yung memory.ph, no? So mamaya na lang pagbalik. Mamaya ako na siya balikan, no? Ayan, pagkatapos dito sa may Jollibee, kakanan po, ano? At ayun, sinutulungan ko lang yung mga viewers natin na hindi alam kung saan papunta sa gear up. At ako rin, hindi ko rin alam, no? Sinusundan ko lang si Google Map. Tapos dito kakaliwa, hindi ko alam kung saan to. Sa Caroncho Avenue kakaliwa po tayo, guys, ha? At hindi ako familiar dito sa lugar na to. Medyo pasikot-sikot din pala dito, guys, ha? I really suggest, no, halos lahat naman ng tao may Android phone, no? So lahat naman mayroong Google Map, ano? At i-search nyo lang Gear Up Pasig, guys, no? At masyado siyang mapasikot-sikot at hindi ko lahat mailabas dito dahil malilito po kayo, no? Kakaliwa dito sa Don M. Melendez. Tapos kakanan sa Pio Alvarez Street. Pio Alvarez Street. At hindi ako nag-announce nga pala na pupunta ako ng Gear Up, guys, kasi gusto ko lang ipakita yung shop. At ayaw natin na magkaroon ng maraming tao sa loob. At syempre, iniwasan natin yung mapansin yung store dahil nagbabiolate ng physical distance, no? At saan yung Gear Up? Ay, ito nga yung Gear Up! Alright, guys, nandito na po tayo sa Gear Up Pasig, ano? At ito po yung store nila, at ipapakita ko po sa inyo ngayon kung anong meron sa loob ng kanilang shop. So by the way, ayan, bago tayo pumasok, at yung mga subscriber tayo dito, sir, sige, pakita mo, kaway po kayo, sir. Maraming salamat sa pagpunta, sir, ha? At bigyan ko kayo ng sticker, wait lang. Alright, guys, tara, pasok tayo. Oh,
Alright guys, at ito po ang laman ng gear up at napakadaming gears. At hindi lang yon, hindi lang helmet guys, na meron din silang pang bike pala. Meron pala silang pang bike pala. Okay, so sakto no. At maraming nagbabike ngayong panahon na ito. At marami silang helmet dito kagaya ng Rover. Ito yung Rover. Ito yung mga empty helmets nila guys. Ayun yung sinasabi ko kanina, empty helmets. Meron din silang mga visor na available dito. Ayan. At meron pa palang ganito. Ayan, spoiler. Madami nilang empty helmets. And then meron silang mga leg bags and balaklava. Alright, dami niya no. Ayan, leg bags oh. At meron tayo dito reboot guys, ayan ang reboot. At guys, so basis sa nabanggit ko kanina mo, meron tayong mga OBR. So usually ang mga official back rider po natin ay ang gusto nilang helmet ay mga ganito lamang, reboot. So ito po yung tinatawag na half face helmet ano. So meron po tayo ditong cyclo helmet, ganyan po yung design niya, and then reboot syempre. Siyempre, gusto natin i-promote tong reboot. So, ito yung gusto ng mga back riders po natin dahil madaling isuot at madaling ilagay sa compartment. Ano. At kung gusto nyo naman ng medyo full face pero parang half face siya, meron tayong tinatawag na modular helmet. No. Meron po ba tayong modular helmet dito, ma'am? Okay, yung favorite natin na helmet na Arrow, yun po yung tinatawag na modular helmet. Nasaan po yun, ma'am? Ay, ito pala. Ito, nalagpasan natin. No. So, ito. Ma'am, pwede nating itaas, tanggalin yung panga. Tanggalin yung panga. Yan, yan po yung natawag na modular helmet na Arrow. Ito po yung ganito yung helmet na pinang-araw-araw ko kasi madaling gamitin, no. Iaangat mo lang. So, tama-tama sa mga araw-araw na ginagawang trabaho ang pagiging rider. So, sasakto to. Ma'am, thank you. And then banda dito, guys. So, meron tayong mga helmet dito na tinatawag na Spider Phoenix, no? Tama ba? Spider Phoenix. Ito yung mga Spider Phoenix nila. At ang tawag dito sa model na ito is Ronin guys, no. So sabi ni Ma'am Sayla, shoutout po sa inyo. Meron po tayong darating na helmet na ganito, so i-review po natin 'yon kung okay ba. So syempre brand new to, hindi. Ayaw naman natin na i-review dito dahil brand new siya, ayaw natin gamitin. No? So ito yung mga Ronin nila. Ito po yung Ronin nila yan. No? So marami silang mga iba't ibang kulay. At ang bumagay lamang sa akin itong white and neon green kasi meron siyang ganito. No? Wow! So kung magre-red tayo, hindi siya match sa ating outfit. At syempre, ang Neo Series. Ayan, Neo Series. Ang dami. Maganda yung graphics nila, matingkad. At yun naman ang kinagandahan ng mga spider helmets ngayon at sumusunod sila sa uso. At bukod sa spider helmets guys, meron din silang mga tinatawag na empty helmet. As in, letter M and letter T, no? Hindi empty. No? So ito yung mga empty helmets nila. Ayan, oh. Wow! Oh, angas na nga. Angas ng forma. Saka decente yung graphics niya guys. Oh. At ang presyo nito, ay ma-share magkano to? 3,195. Dual visor na ba to, ma'am? Single visor lang, okay. So 3,195, murang-mura at empty helmet, partner din po 'yan ng Spider. All right, so kapag ka meron kang back rider, usually partner kayo ng suot, so match. So meron sinabi si Sir na Harley Quinn na Phoenix, Spider Phoenix. So meron silang pinaka-latest na design dito, which is ito. Wow! Yan ang design niya. At ang kapartner po nito, kung ayaw mag full face ng ating back ride, pwede po itong reboot na Harley Quinn. Ayan, bagay po sila. Ayan, so ayan. So baka may magtanong guys, no, kung saan gawa yung empty helmet, no. So gawa po sa China, but yung distributor ng Spider at ang MTE, isa lang po yan, no. So lahat naman ginagawa sa China, di ba? So ang empty helmet ay Spanish brand pala, started from 1968 pa. Wow! Napakatagal na nun. Hindi pa ako vlogger nun. Ay, hindi pa ako tao nun. Napakatagal na pala ng empty helmets. Anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo itong empty helmets at ang iba-iba nilang design. So, ang pinakamura nila is nasa 3,195 lamang. Guys, itong full face helmet. And then, may partner po yan na empty helmet na half face. Ayan po ang price niya, 3,900. So, ito po ay dual visor. Ito po ay single visor. And then pagdating naman po dito, which is 4,995, dual visor po yan. At meron po silang pinakamahal na helmet, which is
7,495. Ayan po. So ito po, kahit half face po yan, dual visor naman po yan, ano. So minsan ayaw natin nakikita yung mata natin kung saan nakatingin. Ibababa mo ngayon yung pangalawang visor. So bukod dyan, meron pang ibang design ang MT helmets dito. At yun naman ang maganda dito sa Gear Up. Ang dami mong choices, ano. Ma'am, meron bang available na lens ito, ma'am? Yung mga MT helmet? Ah, okay. So available pala ang mga lens ng MT helmet sa Lazada. Ayan, sa online store nila. Bukod sa mga helmet, meron pang mga shades dito. Asan yung cameraman mo? Iniwan ka. Cameraman ng cameraman. Sir, pakita mo, sir. Iwan yung cameraman mo. Alright, guys. So, kung ako yung papipiliin mo, mas gusto ko to. Ito. Yan. Mas gusto ko yan. Ganda ng kulay at para sa akin talaga siya. Mamaya, tignan natin. And then, ito. Kagaya nung bagong helmet nila. Ito nga. Yung Spider Ronin nila. Ayan. So, ito yung gusto ko. Ayan. At least kahit di pa dumadating sa akin dahil pinadala. So, ayan, nakita ko na siya ng physical. Meron pala talaga siyang spoiler, no? Pagka tingnan natin, guys. Ayun, no? May spoiler pala talaga dahil Phoenix yung shell, yung design nung design ng helmet. Meron siyang ano? Meron siyang spoiler, tingnan natin. Ayun, no? Ang ganda, oh. Ang angas ng ano, may spoiler siya. 'Di ba? Oh. Ayos, 'di ba? Oh, ang ganda, oh. Okay, so nasabi nila kanina, buti na tanong ko. Hindi siya dual visor itong Spider Ronin, but meron siyang kasamang smoke lens and clear lens. At hindi lang 'yun, meron pa siyang sticker para sa kanyang visor, tama ba? Pwede nating makita yung sticker niya available. Wow. So, ikaw mismo ang maglalagay ng sticker para sa kanyang lens. Ayan, oh, ayan. Free 'yan at 3M 'yan, guys, ha. Reflectorized sticker po 'yan at patibay na klase. Hindi nagfe-fade, yeah. Ha? Ano? Kailangan ko yun. Lalaglag mo yung helmet ko, eh. Nasagay mo. Bumati ka muna sa mga nabasa ang ano. Binabati ko yung mga kasama namin dun sa Casco Market last week. Yung mga basa ang itlog. Ingat kayo lagi. Di bali lang basa, wag lang basag. Yeah. So yan. At ito yung helmet natin na suot ngayon, guys. Ay hindi, orange pala yung itaas niya. Ito. Ito yung ginamit natin ngayon. But orange yung sa taas niya. Ayan, napakakintab ng ship tree. At ayun, maraming salamat po sa lahat ng staff ng Gear Up dito sa Pasig. No? Tignin nyo na lang po sa inyong screen dyan ang kumpletong address po nila. At napakadali naman puntahan. Lagagayo ko, napuntahan ko naman kahit walang waste. Madali naman puntahan, eh. Napaka-presentable ng kanilang shop. At maraming salamat. Napakabait ng mga staff dito. Ayan, hindi na ako nag-post kasi baka dumami yung tao. At sumikip po dito at hindi tayo makapag-vlog ng tuloy-tuloy. So, ayan. At ang dami nilang helmet, guys. Grabe. Ang dami. At puro mga bagong design lahat ng helmet nila dito. At na-inspire ako na magbukas ng sarili kong shop. At ganito. Napakaganda. Tignan niyo naman yung mga bubong yan. Oh. Ito yung ano, yung mga ilaw-ilaw pa. Oh. May mga design pang ganyan. Oh. Yan, oh. Ang ganda ng shop dito. At pasyal po kayo, guys. At hindi lang yon. Ganito pala, sir. Mag-iwan ako ng sticker dito, guys. So pag napanood ninyo to, itong vlog na to, every purchase ng kahit anong item, kahit hindi na helmet, kahit yung simpleng balaklava lang, guys, ito, kahit yan lang, oh, kahit yung simpleng balaklava. How much is this, sir? Oh, 350. Wow. With filter sleeve. Ano yun? Wow. Ayos, ah. Pwede siya ilagay dito sa ano? Parang face mask din pala siya. Washable ba yan, sir? Yes, po. Uy, washable. Yun, sinusuot pala siya dyan. Yan, for only 350 pesos, guys. At hindi lang yon, meron kang free sticker, di ba, sir? Tama ba? Yes. Yan, meron kang free sticker ko, guys, pag nag-avail ka ng kahit anong item dito. Pero usually, balaklava ang pinaka-dabis na nakikita ko. 350 lang, guys. Ayan, oh. This is plain black. Okay. This is plain black. And then, meron po tayong ibang kulay din. Okay. Ito po. Ito po yung mga bagong labas na ano, balaklava. Wow, ang ganda. Uy, ayos yan, ah. Parang gusto ko yan, ah. Uy, oh. Uy, oh. Ayos, ah. Meron din tayong ibang kulay. Meron pa silang ibang kulay. Ayan. Ayan, may bago silang design. Ayan, oh. 350 lang din yan. Mas maganda yan. Ayos, oh.
green mo, boss. Balaklava. Hindi siya half mask, guys, kasi para siyang bonnet, pati ulo mo may cover. Yan. Yan. Sige, sir. Thank you. At yan, guys, pangako ko. Meron akong sticker dito, guys. Punta lang kayo kahit siyempre hindi ko naman tindahan 'to. Hindi ko pwedeng sabihin na libre yung bibigay yung sticker kasi siyempre hindi natin tindahan 'to, guys. So, pag bumili po kayo ng kahit anong item, gaya ng sabi ko kanina, may free sticker po kayo. Tandaan niyo po 'yan. Promise ko 'yan. Mag-iwan ako ng sticker dito. At katunayan, bibigay ko na ngayon. Ito yung sticker natin, guys. Ganyan kadami. Ayan, guys. Claim niyo na lang po pag bumili kayo ng Spider products and anti-helmets po. Ayan, oh yan, okay. Thank you guys. Alright, ayan, tuloy na tayo guys. At dadiretso pa ako ng Tarlac City para sa first anniversary ng Moto King Tarlac City. Ayan, shout out kay parang Lee Kwok, ang may-ari ng Moto King. At mayroon pa tayong kasamang vlogger dito. Anong pangalan mo, anong pangalan ng shop mo siya? Pilotski? Pilotski Moto Vlog. Please like, share, and subscribe. Lagi kong kasama si Boss Reed, ang idol nating lahat. Thank you ah. Tuloy na ako. Tara, dun tayo. Penguin saging. Hindi tayo saging. Ay, penguin saging. Sir, thank you. Sir, thank you. Yun! Sige, tuloy na ako ha. Buti na abutan mo ako. Parin na po ako, nakita ko po kayo, bumomba kayo. Ha, ganun ba? Oh, yan, 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 nanginginig, nanginginig. Thank you po. Oh, sticker mo. Ay, sige po. Ito ba yung side, don? Oh. Yun! Yun! Ayan, at nandito tayo sa memory.ph. Salamat, sir ha. At bumili ako ng case para sa aking Hero 4 at baka baka masira at malayo-layo pa yung pagbibilan ko. Kaya ako nandito. At wala si paring Roland, ano? Pero yung asawa niya yata nandiyan. Ayan. Siya yata yung asawa niya. Alright guys, ayan, kapag ka marami kang kaibigan na may shop, kahit anong kailangan mo, no? Pagdating sa pagmumotor at sa pagmumotovlog, wala tayong magiging problema dahil kagaya noon sa memory.ph diyan sa Pasig. Madali na nakakuha ako ng case, ano? At sa helmet and gears naman, walang problema. Marami tayong kaibigan. Kagaya ng pinuntahan natin ngayon na Gear Up, okay? At bukod sa pagbili ng mga item nila, eh at least meron tayong tambayan, di ba? Ayan, so maraming salamat po sa panonood ng ating vlog ngayon. At at least nakita ko na yung Gear Up kung saan banda at kung ano yung tinda nila. Ano? At bago natin tapusin ang ating vlog, guys, ito po yung ating next episode! Alright! Yung truck na yan, kahit walang laman yan, mabigat yan. Ay, sandali, tabi lang natin yung ano. Tabi lang natin itong signage, ano. Ay, thank you po. Bali, nakakontrol lang yung pagpasok, guys, ha. Para maiwasan natin yung crowded sa loob. Lahat tayo may disiplina. Tama ba? Anong gusto nyo? Mamimigay ako ng halo-halo o nakapila? Alright, maraming salamat. Tara, wait lang ha, pila lang kayo ha. Alright guys, ayan at nandito tayo sa Moto King. At happy anniversary po sa inyong lahat. Lahat ng staff ng Moto King. Dapat sa camera ko. Kasi lalabas sa channel ko. Kasi pag dyan kita sinoutout, lalabas sa channel ko. Oh, useless yung pagsashoutout ko sa'yo. Diba? Tama ba? Alright guys, abangan nyo po yan sa susunod na vlog. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. And see you on the next vlog. Need for Speed!